Hey there, Ethical Nation! This is your friendly neighborhood, Carl Serrano. In this video, sasagot tayo sa mga isa sa mga katanungan nyo dito sa Ethical Nation. So, this question comes from Donski Bros. So, ang tanong niya, hingi lang po sana ako ng possible na gawin ng isang networker na parang nasapian ng katamaran. Yung tipong motivated naman ako, malalim naman ang reason why, nagsiset ng goal for the day, pero pag gigising na, bumabalik na naman sa comfort zone, yung tipong imbes na bumangon para simulan ang goal, dahil sa antok at manyana habit, nasisira ang mga plano ko. Ano pong disiplinang kailangan itatak sa isip ko? So maraming salamat dito sa question mo, Donski. So this is a great question, okay? So ito medyo, ang ituturo ko sa inyo is ano, medyo psychology na to kasi naintindihan ko kayo, lahat tayo dumadaan sa ganyan. Pero ako nung nagsimula ako, talagang matinding willpower yung ginamit ko and naintindihan ko hindi lahat ng tao kayang gawin yun, yung pipilitin mo talaga yung sarili mo. Pero yung kasing mga time ko na yun, wala akong choice eh. Nung mga time na yun, hindi pwedeng tatamarin ako. Bakit? Kasi nung mga time na nagsisimula ako, yun yung time na napalayas ako. Wala akong kapera-pera. Tapos may binabayaran kaming renta. Araw-araw na pagkain namin. Pamasahe papunta sa office kasi old school days yan. 2013-2014. Tapos nagbibisyo pa ako nung mga time na yun. Nagyoyosi ako nung mga time na yun. And matagal na akong tumigil dyan. Ilang years na akong tumigil dyan. Tapos yun, yung mga gastusin everyday, tapos wala akong pera kasi napalayas ako, tumigil ako sa trabaho, nag full time agad ako sa networking. So hindi pwedeng tatamarin ako kasi kapag tinamad ako, wala akong kakainin. So ano yung point ko doon? Ang point ko doon is kaya nagawa ko yon ay dahil matindi talaga yung reason why ko, no? Kasi pwede mong sabihin sa akin eh, katulad na sinabi sa akin ni Donski, and hindi naman sa hindi ako naniniwala, pero maniniwala kasi ako sa action na ginagawa nyo eh. Hindi ako naniniwala, may mga members na nagsasabi sa akin na gagalingan ko, magiging successful ako, magta-topper ako, diba? Kikita ko na malaki, makakapag-build ako ng grupo. Alam mo, sinasabi ko sa kanila, huwag mo na sabihin, patunayan mo na lang. Mas maniniwala ako sa magiging resulta mo, sa action mo. Hindi ako maniniwala sa sinasabi mo. Kasi nga, ano ko eh, ewan ko, prank, yun ba yung pagiging prank ka? Pero ganung klase ako ng tao eh. Ayokong ano, kahit ako naman eh, hindi ako magsasalita ng dyan na ano, na lalaki yung grupo ko, magpapayaman ako. Kung ano nung salita, di ba? Trumabaho ka na lang, patunayan mo, hindi puro salita. Kasi ang salita, cheap yan, no? Ang talk is cheap. Okay, kailangan pakita mo, patunayan mo, hindi sa salita kundi sa resulta. Actually hindi rin sa gawa eh, sa resulta. So pwede mo sabihin sa akin na malalim reason why mo ganyan, pero sa gawa hindi nagre-reflect eh, di ba? Katulad yung example na binigay ko, malalim ang reason why ko kasi napatunayan ko kailangan kong humataw. Napatunayan ko malalim ang reason why ko kasi naging successful na ako ngayon. Okay? Isa yun sa mga reason bakit totoo yung reason why ko. And nung mga time na nagsisimula ako, talagang malalim yung reason why ko kasi magugutom ako, wala kang mapapalayas kami sa narerentahan namin, wala kaming pambayad ng bills, di ba? Kapag hindi ako trumabaho. Yun yung ano, yun yung ibig ko sabihin. Eh, yung iba sa inyo, kaya siguro ay nako-comfort zone, di ba? Eh, kasi ano naman eh, okay lang kahit hindi mo gawin. Di ba? Meron ka naman ano eh, meron kang kumbaga, parang may fallback ka naman eh, kumbaga yung tinatawag, may bridge ka naman eh. Oh, okay lang, supportado naman ako ni mommy at ni daddy. Yun yung ano niyan, yan yung both blessing and curse kasi yan pag sinusuportahan ka. Kaya usually ng mga nagiging successful sa negosyo natin, karamihan, oh, hindi naman lahat, pero karamihan na nagiging successful sa negosyo natin, hindi suportado ng pamilya. Hindi sinusuportahan. Kabilang na ako doon. Hindi ako sinusuportahan ng pamilya ko. Hindi suportado ng mga taong akala nila susuporta sa kanila. So kung kayo ay sinusuportahan, hindi ko naman sinasabi na hindi ka magiging successful, pero pwedeng maging comfort zone mo yan eh. Okay lang kahit wala akong prospect ngayong araw, okay lang kahit wala akong benta ngayong araw, okay lang kahit wala akong invite ngayong araw kasi sinusuportahan naman ako ni mommy at ni daddy. Kasi yun yung ibig kong sabihin. So pwede mo sabihin malalim reason why mo, pero hindi ako maniniwala dyan. Maniniwala ako sa resulta mo. Eh, sa base sa resulta na nabanggit sa akin ni Donski, eh ganun yung resulta. So, hindi totoo yung reason why, hindi malalim reason why mo. Okay, so kailangan maging klaro sa inyo yan. Okay, hindi sa salita, sa resulta, doon ako naniniwala. And ganun rin, sigurado ko yung mga lodi mo na appliance na successful, sigurado ko ganun rin sila. Hindi sila maniniwala sa sinasabi mo, maniniwala sila sa resulta mo. Mapapatunayan mong totoo yung reason why mo na talagang maralim yung reason why mo, hindi sa pamamagitan ng pagkukwento sa iba. Kasi usually, yung mga mahilig magkwento ng reason why nila na, gusto ko kasing makihahon sa kahirapan ng pamilya ko. Usually yung mga nagagaganon, sila pa yung unang nagkukwit. Ba yung mga umiiyak-iyak pa? Kalukuhan, kalukuhan. Diba? Patunayan mo sa gawa. Pero yung mga nagkakaresulta, sila yung totoong malalimang reason why. Di na nila kailangan umiwik eh. Papatunayan na lang nila.
Okay? So, kailangan maging clear yun sa inyo. So, ngayon, ito na yung pwede nyong gawin na hack. Okay? Pwede nyo nang gawin na hack para maging disiplinado ka sa, maging consistent ka sa ginagawa mo. Ito yung tinatawag na accountability. Okay? Hindi tinatawag ko. Tinatawag na accountability. Okay? So, accountability meaning merong tao na mag-hold accountable sa'yo or merong punishment kapag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. So, ito yung challenge ko para sa'yo, Donski, at para sa inyong mga nakaka-experience ng na-experience ni Donski. Kapag hindi ka humataw sa loob ng isang araw, kung ang goal mo is humataw ka, di ba? Everyday, gumising na maaga, humataw ka sa maghapon, di ba? Pag hindi mo sinunod yung gusto mong gawin, yung dapat mong gawin, ito yung challenge ko. Nasa sa inyo kung gagawin nyo ito, hindi, bahala kayo. Kasi magiging successful pa rin naman ako kahit hindi nyo ito gawin. Ang gagawin mo is isipin mo yung tao, isang tao, okay? At kahit isa lang, isang tao na pinakang kinamumuhian mo. Yung galit ka sa tao na yun. So hindi naman siguro kailangan kinamumuhian, pero galit ka sa tao na yun. Ayaw mo sa kanya. No, whether ka mag-anak mo yan, kakilala, o kung sino man, kapitbahay yung chismosa, di ba? Hindi ko alam kung sino yan. Isipin mo kung sino yung taong pinakang kinaiinisan mo sa lahat. Tapos, ito yung gawin mo. Okay? Kung naisip mo na kung sino yan, isa lang ha, isa lang. Kung naisip mo na kung sino yan, kapag hindi mo ginawa yung trabaho mo na dapat mong gawin, yung gusto mong mangyari, nahahataw. Halimbawa, sa example ni Donski, gusto niyang humataw. Kapag hindi mo ginawa, bibigyan mo siya ng 1,000 pesos or 500 pesos. Or lahat ng pera na meron ka ngayon. Kung ano yung pera na hawak mo. Mas maganda may amount eh. At least 1,000. Kasi hindi medyo magaan-gaan pa, 500 eh. 1,000. Bibigyan mo siya ng 1,000 pesos. Every time na tatanghaliin kang gumising, bibigyan mo siya ng 1,000 pesos. Okay? So para ma-assure natin na gagawin mo talaga, okay? Maggawa ka ng video, it's either isend mo sa upline mo or mas maganda, i-post mo sa social media. Pag hindi ako trumabaho ngayong araw na to, no? Pag hindi ko ginawa, ako, banggitin mo, parang kontrata siya eh. Diba? Parang kontrata. Kasi kapag walang ganun, pwedeng, ay, wala naman nakakaalam eh. So, hindi ko gagawin. Ay, hindi ko bibigyan. Ngayon, sa inyo na yan. Kung lulukohin mo sarili mo, ikaw naman yan eh. Ikaw naman yung mahihirapan, di naman ako eh. Video mo yung sarili mo. Ako si, halimbawa, ako si Carl Serrano. No? Ang gusto kong mangyari is maging consistent ako sa negosyo ko. Kapag tinanghali ako na gumising sa loob ng isang araw, bibigyan ko ng 1,000 pesos yung taong pinakang kinamumuhian ko. Di mo naman kailangan sabihin kung sino siya. Malalaman na lang niya kapag binigyan mo siya ng 1,000 pesos. Di ba? Pero nalaman niya na kinamumuhian mo siya. Pero at the same time, may 1,000 pesos siya. Ano sasabihin niya pa sa'yo? Sige, magalit ka pa sa akin. Di ba? So, ganun yon. So, ganun gawin mo. I-post mo siya sa social media. Kung talagang gusto mo. Kung talagang gusto mo na, ano, na huwag sa upline, mas maganda i-post mo sa social media. Kung gusto mo talaga na mangyari kung ano yung sinasabi mo, maging accountable ka. Okay, every time natatanghalin ka ng gising, 1,000. Edi, alam mo, 7 days ka tinanghalin gumising, may 7,000 yung ano. Edi, yumayaman yung kinamumuhian mo. Ewan ko lang, pag ginawa mo to, ewan ko lang kung tanghaliin ka pa ng gising. Okay? Yun yung ano, yun yung ma-i-recommend ko sa'yo na kailangan mo na gawin. Okay? So, yun yung pinaka-powerful na pwede mong gawin para magawa mo yung disiplina na gusto mong gawin. Kapag hindi mo ginawa, bahala ka sa buhay mo. Okay, so I hope na nasagot ko itong tanong ni Donski at para sa inyong mga similar na tanong. Kung marami kayo natutunan dito sa video na to, question of the day, ano yung pinakang tumatak sa'yo dito sa mga sinabi ko dito sa video nito? I-comment mo dyan sa ilalim. And kung nagustuhan mo to, like mo tong video, i-share mo sa mga kilala mo, kaibigan mo, friends mo, networkers na, or downlines mo na alam mo na matutulungan itong video nito. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo. And then lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo ng nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect
para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayun, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.